Sa mga kapuso natin may plano mag-abroad, maging mapanuri sa recruitment agency na kukunan nyo ng serbisyo. Sa Maynila, nasa Cote sa entrapment operation ang isang umunong illegal recruiter at ang kanyang mga kasamahan. Narito ang aking report. Sa maliit na opisina ito ng Supremo Travel Consultancy sa Maynila, nahulog sa kamay ng mga otoridad si Madeline Castada, isa sa mga umunoy illegal recruiter na nabibiktima umano ng mga kababayan natin gusto magtrabaho sa ibang bansa. Bunsod ng reklamo ni Caloy, hindi niya tunay na pangalan at isa sa mga biktima ni Castada, ikinasa ng PNP-CIDG ang entrapment operation. Mismo si Caloy pa ang nagabot ng marked money kay Castada. Ang marked money kung waring ikalawang bayad na ni Caloy kay Castada para sa pagproseso ng papeles niya papuntang Dubai. Todo tanggi sa paratang si Castada. Kasi tayo ang dito. Ilang sandali pa na uwi na sa iyak ang pagdadahilan ni Castada. Alam niya yan. Sinabi ko na sa inyo, lahat ng tao ko pag-telepon ko yan sa kanya lahat. Isa po ako sa magre-reklamo. Ayoko talaga ng ganito. Pero di bumenta ang kanyang mga paliwanag sa mga imbestigador, kaya siya ay idinetine. Ito marami nagre-reklamo dahil na biktima ng illegal recruitment. Actually, consultancy agency, pero nagre-recruit sila. Wala silang paintulot sa POE. Laking gulat naman ng mga aplikanteng nadatna ng pag-aresto sa mga umanoy recruiter. Yun yan, ang problema nga, kinakabahan ako kung anong mangyayari ngayon sa amin. Dahil sa nangyari, laking pagsisisi ngayon ni Caloy na hindi niya agad nasilip ang kredibilidad ng ahensya. Kaya payo niya sa mga tulad niyang gusto mag-apply ng trabaho sa ibang bansa. Pag-aralan nila mabuti yung agency, kung may lisensya sa POA, pag basta-basta magtiwala sa tao.